Magandang araw, Evelyn Marquez po, ang inyong pretty ate sa EdTech Unit. Alam ba ninyo na may webinar o online training session ang EdTech Unit tuwing Sabado? Ang araw na ito ay nakalaan para sa ating mga mahal na kaguruan upang turuan sila ng mga bagong kaalaman at kakayahan sa paggamit ng makabagong software at applications para sa pinaka-epektibong paraan at lubos mapaghusay ang kanilang paraan ng pagtuturo. This is also our refresher session for our beloved teachers to enhance their skills in technology. Every Saturday, we will conduct webinar sessions for teachers about the use, advantages, and relevance of different blended learning software applications. Ang webinar seryeng ito ay magsisimula ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa morning session. Magsisimula naman ng alauna at magtatapos ng alas 4 ng hapon ang afternoon session. You can watch us in our Depth at EdTech Unit Facebook page, Educational Technology Unit YouTube channel, DepEd Tayo and DepEd Philippines. Kita-kits tayo tuwing Sabado! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Ayan, so magandang hapon sa inyong lahat. So dahil wala si Tutor Mudge, si Tutor MC at your service ngayong araw na to. So ayan, ngayon ay we're going to discuss yung pong mga grade 5 learners. Siguro excited na kayo kasi nasa week 7 na tayo, no? So ano ba yung pag-aaralan natin ngayon? Ayan. So, for Araling Panlipunan, 5. Again, nasa quarter 4 tayo, week 7. So, konting-konti na lang, no? Matatapos na tayo sa ating school year. So, alam ko, excited na ang lahat para sa pagtatapos ng school year, no? So, ngayon, ang pag-aaralan natin ay ang kahalagahan ng pakikilahok ng iba't ibang rehiyon at sektor ng mga katutubo. So ano nga kaya yon? Ano ba yung kahalagahan ng pakikilahok ng iba't ibang rehiyon at kasama na rin ang iba't ibang sektor ng mga katutubo? Ano ba ang kahalagahan noon? So ngayon, yun ang ating pag-aaralan at ngayon, yun din ang ating tutuklasin sa ating online tutorial. So I hope na kayo ay nandiyan at hawak ninyo ang inyong self-learning module, ang notebook, at ngayon naman dahil tayo ay online, pwede kayong makipag or magtanong via comment, no? So tayo ay nasa napapanood sa FB DepEd Philippines, no, and EdTech Unit. So sana ay meron kayo self-learning module para at least, no, makakasagot sa ating talakayan ngayong hapon. So ano nga ba kaya yung kahalagahan ng pakikilahok ng iba't ibang rehiyon at sektor ng mga katutubo? Ano nga kaya yon? Tuklasin natin. No? Yan. So, bale, ang ginagamit natin ngayon, no, ay yung learning module ng Negros Oriental. No? So, ito yung kanilang
learning module. So I hope na we have the same module na ginagamit. Pero anyway, kung hindi naman ganito, parehas naman din ang ating pag-uusapan sa ibang mga modules, no? Yan. So kung ganito ang module nyo, wala tayong magiging problema, no? So okay. So ang layunin natin ngayong hapong ito, sa pagtatapos ng ating tutorial session, inaasahang ikaw ay, so number one, natutukoy ang mga rehiyon sa iba't ibang panig ng bansa at sektor ng mga katutubo na nakibaka laban sa kolonyalismo. No? So ano ba yung kolonyalismo? Last time na i-discuss na ito sa inyo ni Tutor Mudge, no? So ngayon, tutukuyin natin ano-ano ba yung mga rehiyon, no, sa ating bansa, no, Luzon, Visayas, Mindanao, at saka mga sektor ng katutubo na nakibaka para dito sa kolonyalismo. Ano ba yon, no? So tutukuyin natin yon mamaya. Number two, nakasusulat ng maikling sanaysay. So mamaya, siguro it will be your assignment, no, yung maikling sanaysay ukol sa kahalagahan ng partisipasyon para sa kalayaan ng bansa. So magsusulat tayo ng isang maikling sanaysay tungkol sa partisipasyon ng ating bansa, no, sa kalayaan. Bakit nga ba naging malaya ang Pilipinas, no? Napahalagahan or napahahalagahan ang partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor ng mga katutubo sa pagsulong ng kamalayang pambansa. So, ayan. So, ibig sabihin, ito ay dapat ma-appreciate natin, no, yung mga tulong, yung mga ambag ng iba't ibang rehiyon para tayo ay magkaroon ng kamalayang pambansa or pagsulong ng kamalayang pambansa. So, itong tatlong ito ang dapat na ma-achieve natin ngayon araw. So sana ay achieve talaga to mamaya, no? So sige. Okay. So tingnan nga natin kung sino yung mga naka-online ngayon or ngayong hapon na to. Good afternoon po, Miss Maria Elena Salamea. Yan. So from Ocampo District Division of Camarines-Sur. Naku, napakalayo. So magandang hapon po sa inyong lahat. Miss Vanessa Abasolo. Ayan, sabi niya siguro inahanap niya si Tutor Mudge. So wala po si Tutor Mudge ngayon. Medyo hectic po kasi yung schedule niya. So ako po muna ang papalit sa kanya. Pansamantala. Okay. And of course, binabati natin si Natasha H. Arcangel from Gapan North Central School, SSES B. Almeda. Magandang hapon po sa inyo. And si Precious Oligo. Yan. From San Jose Norte Elementary. Yan. Magandang hapon, Precious. Sana mamaya maraming sumagot sa atin, no? So si Tutor Mudge ay wala muna. Medyo busy si Tutor Mudge. So, pero anyway, ito yung kanyang... So, i-discuss ko siya ngayong hapon na to. So, again, ako si Tutor MC. Para sa mga bago pa lang na nakakakilala sa akin niya, si Erica Galang. Magandang hapon. Yan. Sige. Isahan na natin. Sa isang drill. So, number one, malaki ang naitulong ng mga katutubo ng iba't ibang rehiyon upang makamit natin ang kalayaan. So tutukuyin natin ang statement, no, ang pangungusap kung ito ay tama o mali. So yung number one, ano kaya ang tamang sagot? Ayan, tingnan natin ang mga sagot ng mga estudyante natin. Number one, sabi ni Tasha, tama. Sabi ni Graciel, number one po, Tutor MC, tama. Natasha, tama. Ayan, Erica, tama. Ang sagot nila, ayan, si Kevin. Kevin, pastor, sabi niya, tama daw. Tingnan nga natin kung tama talaga ang sagot.
sa number 1. Sabi, malaki ang naitulong ng mga katutubo ng iba't ibang rehiyon upang makamit natin ang kalayaan. Tama ba ito o mali? Ayan. So, sa mga sumagot ng tama, tamang-tama ang sagot ninyo. Number 1 ay tama. So, ang lahat ng katutubo, no, sa iba't ibang rehiyon ay nagkaroon ng ambag, partisipasyon para sa ating kalayaan. Kung maaalala natin, katulad nitong nakaraan, pinagdiriwang yung Aguinaldo Day, no? So, makikita doon na naging ambag ng mga Kabiteño, no? And of course, noon din tayo pupunta tayo sa mga taga Mindanao. So, malaki din ang naging ambag nila para tayo ay maging isang malayang bansa, no? So, yan. Number 2, dapat nating pahalagahan ang partisipasyon ng mga katutubo ng iba't ibang rehiyon para sa pagsulong ng kamalayang pambansa, matagumpay man sila o hindi. Tama ba ito o mali? Sige, tignan natin. Number 2, ano ang sagot kaya ni? Okay, si Joseph sumagot na agad. Si Reed, sabi nila, tama daw ang sagot sa number 2. Okay. Ano pa? Tama daw. Sabi ni Alexia. Sabi naman ni Laxina Crucialine. Tama. Okay. So, yung sagot niya ay tama. Number 2. Afternoon po, Miss Maria Mary LV. Yan. Magandang hapon po. Alexia, sabi niya. Okay. So, number 1 yung sagot niya ay tama. So, okay na. Tama ka doon, Alexia. Yung number kaya, ano ang sagot? Sabi ni Lizelle, tama. Number 2. Okay? Sino pa ang may sagot? Michelle. Michelle, ang sagot niya ay tama. Tingnan nga natin. Tama nga ba ang sagot? Okay. Tama-tama ang sagot. Number 2. So, dapat din nating pahalagahan ang partisipasyon ng mga katutubo. No? Pagbigay nga, sino kaya ang sasagot sa akin sa mga estudyante ngayon, ano? Sino kaya yung mga tinutukoy nating katutubo dito, no? Sige nga, tingnan nga natin kung naaalala yung napag-aralan ninyo last week sa 85. Sino yung mga katutubong sinasabi? Okay, tingnan natin. Kung merong nakikinig at talaga namang attentive kay Tutor Mudge. Sino-sino mga katutubo na tinutukoy, no? Sino-sino kaya yon? Tingnan nga natin kung sasagot si Alexia. Ano kaya? Sino kaya? Tingnan ninyo ang inyong mga self-learning module. Baka may nalalagpasan kayo. Sino-sino yung mga katutubong tinutukoy natin na nagkaroon ng partisipasyon para magkaroon tayo ng isang malayang bansa. Katutubong Muslim po. Okay, check. Who else? Ang sasagot, si Annalisa kaya? May idea? Tama ka dyan, Erica, no? Okay, sino pa? Sige, tingnan nga natin kung sasagot si Annalisa Lapus and si Sean. Asan na kaya? Sabi niya, number 2, tama. Correct ka dyan, Sean. Okay, tamang-tama ang sagot mo. Kevin, ano agot, Kevin? Yan. Kevin, ako, napakagaling naman talaga ng ating mga estudyante ngayong hapon. Yung mga nag-alsa po at mga sultanato. Okay, check ka dyan, Alexia. Talaga, si Christian Lee, nakikinig kay Tutor Mudge. Ayan, si, okay, Bajaw. Tama ka dyan. Oh? So kung babalikan talaga natin yung history, talagang napakadaming tao, no, ang na-involve or napakadaming tao ang nag-participate. Yan, si Sinaraha Lakandula po. Okay? Sabi ni Erica, talaga namang nakikinig kayo. No? So yung number 2, ang sabi dito, maraming katutubo, no, sa iba't ibang rehiyon, kung yan ay region 1, region 2, hanggang so mula nga Luzon hanggang Mindanao, no. May iba-iba tayong mga katutubo. Pero iisa lang ang goal nila.
tayo ay magkaroon ng isang malayang bansa na ngayon ay atin ang tinatamasa, no? So atin na ngayong nararamdaman, malaya na tayo. Although meron tayong tinatawag na mga sinasabi ngayon na tayo ay may pandemya or nakakaranas tayo na tayo ay hindi nakakalabas, pero alam natin na in a sense, no, malaya pa rin tayo. Okay? Kaya lang naman tayo talagang naka-quarantine ngayong araw or ngayong panahon na to dahil nga meron tayong iniiwasan na health risk. Ano ba yun? Yung pagkakaroon ng sakit. So, ayan. So, yun yung ating kalaban ngayon. No? Hindi na yung mga taga-ibang bansa. No? Ang ating kalaban ngayon, yung virus. Okay. Tingnan natin ang number 3. Hindi nakatulong ang mga naunang pag-aalsa ng mga katutubo para magkaroon daw tayo ng isang malayang bansa. Hindi nakatulong ang mga naunang pag-aalsa ng mga katutubo. Tama ba ito o mali? Sige. Number 3. Sabi niya, mali po. Okay, so sila Kandula. So sa tama naman yon. Sabi ni Alexia, sabi ni Erica, ang sagot niya sa number 3. Sabi naman ni Rachel, and ni 3, mali. Okay, sige. Tingnan natin, bakit pa naging mali ito? Ha? Bakit naging mali? Hindi nakatulong ang mga naunang pag-alsa ng mga katutubo. Ito? O hindi? So tama ba o mali? So sabi nila, okay, so lahat ng mga sagot sa ating ngayong hapon na to, sagot talaga nila, no? Ay isa, mali daw po. Ayan, sabi kasi si Diego at Gabriela silang po. Okay, number 3, mali. Sabi ni Georgina. Yes, si Georgina. Good afternoon, Georgina. Nakasagot ka rin sa number 1 and number 2 na habol. Si Crucially, number 4. Nako, nagsagot na siya number 4 na. So, sige, tuklasin muna natin yung number 3. Kung anong sagot, number 3 ay mali. No? So, syempre, nakatulong yung unang pag-aalsa ng mga katutubo. No? Number 4. So, excited kasi si Crucially. May sagot na siya number 4, Tutor MC. Ang sagot ay tama. So, maganda pa rin ang naidulot ng pag-aalsa ng mga katutubo, nagtagumpay man ito o hindi. Number 4, sabi ni Erica, tama. Okay? Sabi naman ni, crucially, number 4, tama. Okay? Sige, tignan natin. Number 4 ba ay tama? Okay? Maaari niyong ipakita ang inyong mga sagot sa inyong mga prospective teachers, no? Yeah, i-screenshot niyo yan na nag-participate kayo sa ating DepEd e-to-live online tutorial ngayong hapon. So number 4, ang sagot po ba ay tama? So tamang-tama ang iyong sagot. Number 4, maganda pa rin ang naidulot ng pag-aalsa ng mga katutubo, nagtagumpay man ito o hindi. So kung sila ba ay halos parang naging talunan, no? Pero ito pa rin ay nagkaroon ng malaking impact, no, para sa ating kalayaan. Number 5, ang partisipasyon ng mga katutubo mula sa iba't ibang lugar ay di dapat isipin dahil wala silang naiambag sa tulong sa ating bansa. Ano ba ang tamang sagot yan? Tama ba yan o mali? Okay, ngayon natin number 5. Kung may sagot na si Erica, sabi ni Erica number 5, mali. Nakadalawang sensya. Mama yan, Tutor MC yan. Si Ruby, number 5 ay sabi niya, mali. Number 5. Sabi ni Christianine, number 5, mali. Yan, talaga namang ang daming sumagot sa ating ngayong hapon. Si Georgina, tawag pa kayo na inyong mga kaklase para mag-participate. Ayan, so tama, number 5, sabi niya. Tignan natin, no? Iba-iba yung sagot nyo ngayon. Merong sagot ng tama, merong sumagot ng mali. Sabi ni Ritz Melvin, number 5, Tutor MC, tama po yan.
Tingnan natin kung anong tamang sagot. Meron pa bang mga habol sa pagsagot ngayong hapon na to? Tingnan natin. Okay, ang sagot ay mali. O, sabi kasi dito, ang participation ng mga katutubo mula sa iba't ibang lugar ay di dapat isipin. So ito yung nagbigay ng negative statement. Kaya ito naging mali dahil sa statement na to. Di dapat isipin dahil wala silang naiambag na tulong sa ating bansa. So sabi nga natin sa number 4, no, kung ito man ay nagdulot ng pag-aalsa ng mga katutubo, nagtagumpay man o hindi, dapat meron pa rin tayong, syempre, iisipin pa rin natin yung kanilang participasyon. No? Kung sila man ay nagtagumpay o hindi. Sabi kasi dito, di dapat isipin. No? Kaya ito ay isang maling statement. Ayan, na sentence. No? So sabi, number 5, mali. Pero huwag ka man, ang sagot mo kanina ay tama. No? Siguro medyo nalito ka lang doon sa sentence na yan. No? So siguro ay hindi lang lubos na naintindihan. Okay. Pero mamaya, huwag kang mag-alala. Bawi tayo dyan. No? Okay. Sige, tingnan naman natin ang susunod. Magbalik aral tayo. Tukuyin ang bayaning nasa larawan. Sino ba ang bayaning ito? Yan. Sino ba ang bayaning iyan? Nakikita nyo sa inyong screen. Tingnan natin kung sasagot si Erica. Sino yung nakikita mo sa screen, Erica? Ruby. Sino ang nakikita? Si Lakandula, sabi ni Chrishaline. Tama ba? Tama ba ang sagot? Tingnan natin, sabi ni Grishel. Si Lakandula po. Oh, sabi ni Georgina. Si Tablor. Oh, tingnan natin kung tama ba ang sagot ni sabi niya ay si Lapu-Lapu po. May question mark. Sabi ni Erica. Peter MC, si Lapu-Lapu po. Hindi. Tingnan natin ha, mamaya kung si Lapu-Lapu yan. Pero wala dun sa choices si Lapu-Lapu. Ang choices lang natin, si Lakandula, Tablot, Francisco Dagohoy, si Hermano Pule. Sige, tingnan natin. Sabi ni Ruby, Lakandula. Okay, tingnan natin. Sino ba si Lakandula? Sino ba si Tablot? No? Kasi siguro ito yung napag-aralan natin last online tutorial natin with Tutor Match. No, na-discuss niya to. Sino kaya ang nasa larawan? Sabi ni Erica, okay lang Erica. Nice try, no? Wag tayong pagka-try pa tayo na magka-try. Tingnan natin. Nice Sabi niya si Lakandula, tama na siguro ang sagot niya. Tingnan natin. Si Lakandula po? Okay. So, siya, si Lakandula. Sino ba si Lakandula? Sige nga, sino ba si Lakandula? Sabi ni... Si Lakandula. Tingnan niya natin kung may sasagot. Si Erica kaya? Kasi sabi niya kanina, si Lapu-Lapu po. Tingnan natin kung ang sagot niya ngayon kasi si Lakandula. Tingnan natin kung maaalala niya si Lakandula. Ruby, si Lakandula. Sino ba si Lakandula? Lakandula, sabi ni Ritz. Tama. Sino si Lakandula? Ha? Sabi dito sa ating sabi ni Alexia, umabol siya ng pagsasagot, si Lakandula. Isa po sa nanguna sa pag-aalsa laban sa mga Espanyol. Yan, sabi ni Eric Kagalang. Okay? Sabi niya, nag-alsa po siya dahil nasira po yung kasunduan nila ng gobernador general. Okay? So, may mga idea kayo. Kaya sige, tingnan natin. Siya ang huling hari nila. Okay? Sabi, saan bang panahon ito? Panahon ba ito ng mga Hapon? Panahon ba ito ng mga Kastila? Saan panahon si Lakandula? Hmm?
Sa ang panahon siya ay huling hari ng Maynila, sabi ni Kevin, ito ay panahon ng mga, ayan, sa Rahan ng Tombe, sabi ni Sean Guzman, sabi, so sabi, Raha Lakandula, no? Siya ay tinatawag din Raha Lakandula, na ang Raha and Lakan have the same meaning. Ano ba yung meaning ng mga pangalan nila? Native Lakan, title was you. So ito yung isang ano, no? Ayan. Nag-elsa po siya. 15, sabi ako, nag-research si Erica. Very good ka Erica, ha? Talaga naman. 1574 po, nag-alsa po siya dahil nilibre ng buwis ang kanyang mga anak. Mm-hmm. Panahon ng Kastila. Tama, sabi ni Ruby. Okay? So, panahon ito ng Kastila. Okay? So, ano pa? Tingnan natin. Dito, mixed Tagalog and Kapampangan. No? So, yun yung kami niya. At sa Polo, Isebo. Panahon, yan. Na hindi magbabayad ng buwis ang mga angkan at pamilya. Okay? Correct. Ano pa? Kasi ang ano niya, ang purpose niya lagi ay tungkol sa economic context, no? Talagang doon sa ekonomiya natin, no? Na hindi magbabayad ng buwis ang kanyang angkan at pamilya ni Krisha din Laksina. Okay? So, siya si Lakandula. So, ano pa? So, siya ay sa tama naman yung sinagot ni abi ni Sean Guzman. Okay? Ano pa? Meron pa? Meron pang alam tungkol kay Lakandula para maano natin, mabasa natin at ma-share din natin sa iba, no? Tingnan natin. Sabi po ay siya ay nag-alsa dahil sa nasira yung kasunduan nila ni Gobernador General. Okay. So sabi siya ay isang kilala sa nahari ng Tondo. Yan, tama yon. So si Lakandula ay isang matapang nahari ng Tondo. Bagaman siya ay dumating, bagaman dumating ang mga Kastila. Yan. Bakit ba siya naging matapang? Sabi, matapang niyang ipinaglaban ang Tondo mula sa pananakop ng Kastila noong 1570. No, ayon dito sa ating reference. Ayon sa notaryadong Espanyol na si Hernando, ito yung sinasabi niya kanina, no? Ni Erica. Ayan, yun yung mga pinaglalaban niya. Ayan lang, siya din ay sabi dito, siya paano ba namatay si Lakandula? Sabi kasi medyo wala tayong masyadong ano no, parang historical kumbaga yung fact, no, tungkol sa ano ba talaga yung namatay ni. Sabi, kakaunti lamang ang nasulat na naibigay kaalaman kung kailan namatay si Lakandula. Ngunit ayon kay Scott, isang historian, umano pumanaw si Lakandula 3 taon ang makalipas na pumanaw si Raha Matanda, kung saan naitalang namatay noong 1572. Ayan. So ang daming ano, ang daming sa sabi dito mga ano, mga halos sa tagpuan ngayon ang tawagin sa probinsyang Pampanga, si taga Pampanga rin siya. Nakatawagin ay Pampanga, siya ay mayroong 6 na supling. So sino-sino may ano niya no, marami siyang supling. 6 si Don Dionisio Kapulong, no? So hindi na natin masyadong i-elaborate yan. Okay. So, siya si Lakandula. Huwag na isiping ito ay silapu-lapu. Yan. Okay. Next. Okay, sino naman to? Sumunod na litrato. Sino siya? No? Tingnan natin kung sino ang sasagot sa atin. Sino itong nasa larawan na ito? Si Magat, salamat po, anak din ni Lakandula. So, siya ba si Lakandula, Tablot? Francisco Dagohoy Hermanopuli. Sino siya? Tingnan natin, sasabi ni Rika, siya si Magat, salamat po.
Maraming alam si Erica, no? Ano pa kaya? Ano kaya ang isasagot ni Reeds, Melvin, at saka ni Shaleen? Tingnan natin kung anong isasagot nila. Sino ba yung nasa larawan? Sila Kandula ba yan? So, meron na tayo kaninang ano, no? Si Tablot, Francisco Dagokoy, Hermano Pulay. Sino ba yan? Sabi ni Crishaline, number 2 at pumbalik-aral natin ay si Francisco Dagokoy. Mm-hmm. Tingnan natin kung sino ang tama sa inyo. Okay, medyo ano tayo. Okay. Okay, si Hermano Pulay. So, sino sa inyo ang sumagot kay Hermano Pulay? Sabi ni Erica yan. Sumagos na yung sagot niya. Si Erle po. Okay. Okay. Sabi ni Crishaline Francisco Dagohoy. Okay, nice try, Crishaline. Ayan, si Hermano Pulay. Sabi ni Ritz Melvin. Okay. So, sino ba siya? Sino tong si Hermano Pulay? Sino kaya si Hermano Pulay? Tingnan natin kung sino ang sasagot. Sabi niya ni Ruby, sumagot siya si Hermano Pulay po. Okay? Sige, tama. So, sino si Hermano Pulay? Tingnan natin kung sasagot si Ritz, si Crishaline, katulad ng pag-describe nila kay Lakandula na isang hari ng tundo. So, sino kaya si Hermano Pulay? Tingnan natin, sino ba si Hermano Pulay? Kasi ito ay isang, ano lang, no? Parang sabi nga sa artista, mayroon siyang screen name. O, sino ba talaga si Hermano Pulay sa tunay na buhay? Yan, sino siya? Tingnan natin ang magiging sagot ng mga naandito, nanonood sa ating ngayong hapon na to. Very good talaga si Erica, si Crishaline, si Ruby, si Alexia. Oh, may bago tayong student, si Eugenio Mandaya. Number 3, tama. Okay, tama. Yung kanina siguro to hindi na send, no? Ang kanyang sagot. Saka si Hermano Pulay. Siya si... Ah, okay, na si Erica. Siya si Apolinario de la Cruz po. Tama. So, tama si Erica. Si Hermano Pulay po, siya po yung nag-alsa. Dahil po hindi siya tinanggap ng religyoso siguro to bilang pari dahil siyang Pilipino. Okay? Sa bang panahon to, bakit ganun ang naging parang discrimination, no, sa mga Pilipino? Anong tawag dito? Siya ba ay sa panahon ng mga Espanyol, ng mga Hapon? Sa bang panahon ito, Amerikano? So sabi kasi niya dito, hindi tinanggap ng mga relihiyoso bilang pari dahil isa siyang Pilipino at nagtayo po siya ng grupo na susuporta sa Kristyanismo. Okay, talaga namang si Crishaline ay talagang napakadaming alam. Talagang natututo siya, no, sa ating online tutorial last time kay Tutor Madge. Okay, so tama si Erica, si Hermano Pulay ay isang ang tunay niyang pangalan ay Apolinario de la Cruz. So, sa panahon po ng Espanyol, tama, no? So, during that time kasi talagang ang mga Pilipino ay hindi nabibigyan ng karapatan, no? Patulad na rin sa edukasyon, no? Hindi talaga nabibigyan ng karapatan ang mga Pilipino. Lalo na kung ang papasukin mong bokasyon ay isang pari kasi sila lang talaga yung may karapatan noon, no? So, isang parang ang ano lang nila sa atin, tayo ay isang alipin. Yan. So, dahil hindi po yung kinilala ng kanyang grupo sa Confradia de San Jose, sabi ni Erica. Ang galing talaga ni Erica, nakakabilib. Panahon na Espanyol. Siya ay kilala sa pangalang Apolinario de la Cruz, sabi ni Ritz Melvin. Magandang ano, mga sagot talaga ninyo. Talagang very active talaga ang ating mga estudyante. Okay. So, si Hermano Pulay ay si
Apolinario de la Cruz. Okay, next. Sino naman ang susunod na letrato? Siya ba si Lacandula, Pablo, Francisco Dagohoy, Germán Ucullet? Sino siya? Tingnan natin kung ang sagot ni Ritz ay tama ulit. Tingnan natin kung tama ang sagot ni Ruby, si Tablot po. Eh, sabi ni Erica, si Tablot po talagang kilalang kilala nila. Kilalang kilala. Sino ba si Tablot? Sino si Tablot? Tingnan nga natin kung sino ang sasagot. Sino ba si Tablot? Okay, correct. Sige, sino ba siya? Si Tablot ay, tingnan natin kung talagang si Sean ay nandyan pa. Sabi kasi niya, oh, Ma'am, Tutor MC, Tablot po. Sabi ni Neil, Andres ay Tablot. Okay, sabi ni Ruby, Tablot. Okay, so sino ba si Tablot, no? Ano ang kanyang partisipasyon sa ating kalayaan? So isa siyang babaylan o native priest from Bohol, sabi siya si Tablot, no? So ito ang ano niya ay 1621 to 1622 during the Spanish era. Yan, mahigpit po niyang tinutulan ang Kristyanismo. Mm-hmm. Tingnan natin. Si Tablot po, sabi ni Christianine, si Tablot po ay isang babaylan sa Bohol. Hindi po siya sumang-ayon sa rehiyong Kristyanin dahil gusto niyang manatanakagis ng rehiyon. Kaya po siya nag-alsa. Ama, ang galing. Kaya sabi ni Grishel, siya po ay nagtaguyod ng pag-alsa mula 1621 hanggang 1622. So, okay, tama yun, Grishel. Isa siyang babaylan. Okay, anak. Ngayong hapon na to. Yan. Galing ah. Tingnan natin. Kung meron pa. Okay, ngayon. Suriin natin ang nakikita natin, no? Meron tayong nakikitang mapa. No, nakikita dyan yung Luzon. Sabi, Pangasinan, 1762 to 64, meron tayong rebelyong Juan de la Cruz. Sa Ilocos naman, pag pumunta tayo sa Ilocos, 1762 to 65, Diego at Gabriela. Sino-sino ba itong mga to? 1785, nagkaroon tayo ng sapilitang paggawa, tributo at monopoly ng tabako. And 1807, rebelyong Basi. 1805, rebelyong Sara. So, isa-isahin natin. Ano ba yung rebelyong Juan de la Cruz? Meron bang makakasagot sa atin? Tingnan natin. Tingnan ko nga dito kung may sumasagot. Ano ba yung rebelyong Juan de la Cruz? So, siyempre, sa ito ay sa pamumuno ni Juan de la Cruz, no? Also known as, kilala rin siya sa tawag na Palaris, no? So, ang kanyang ano ay from January 1733, buhay niya ito, no? To February 1765. So, siya ay isang, sabi, Pangasinan leader. Yan. So, isa siyang leader na taga Pangasinan, no? Siya yung namumuno doon. Okay? So, siya yung sabi dito, who led a revolt against colonial authorities. Ayan. So, during 18th century ito kasi nangyari. Yan. So, kaya ang tawag doon sa kanyang pag-aalsa ay Palaris Revolt kasi ang tawag sa kanya ay Palaris. Okay. Ano pa? Tingnan natin kung ano ang nasa isipan ng mga estudyante natin ngayon tungkol sa Rebelyong de la Cruz. So, yan. So, sabi dito, bago pa man pumutok ang himagsikan, ay pinangunahan na ito ng mga katipunero. May ilan na
ang mga pag-aaklas ay naganap sa iba't ibang sulok ng bansa. Katulad na lang dito sa nakikita natin sa larawan, sa Luzon yan. Nagkaroon tayo ng rebelyong Juan de la Cruz. Okay. So again, ang tawag din dito ay Polaris Revolt. Okay? So tinatawag na 'yon, no, na Polaris Revolt. At ano ba ang partisipasyon ni Juan de la Cruz? So bagaman pumutok ang himagsikang pinangunahan ng Katipunero, may ilan sa mga pag-aaklas ang naganap sa iba't ibang sulok ng bansa. Isa sa mga pangunahing pag-aaklas ay naging instrumental sa pagpukaw ng nasyonalismo at Polaris Revolt. Yan, mas kilala po siya na Juan de la Cruz, sabi ni Christian, tama. Okay. So, at pumukaw sa nasyonalismo ay ang Polaris Revolt na mga Pangasinense. Yan, mga taga-Pangasinan. Nakasabay ang rebelyon ng mga Ilocano sa pamumuno naman ni Diego Silang. Okay. So meron tayo ditong si Juan de la Cruz o mas kilala bilang Polaris ay pinanganak noong January 8, 1733. So katulad nga lang binanggit ko kanina, isa siya sa limang anak na mag-asawang Santiago de la Cruz, isang pamuno ng barangay. Kaya talaga nasa dugo niya yung pagiging isang leader, no? Ayan. So, ano ba yung Polaris Revolt? Dumating ang mga Briton sa kasagsagan ng Seven Years' War. Panandalian nilang nasakop ang Kamaynilaan at epektibong naitaboy ang mga Kastila. Nakahanap ng kakampi ang masang Pilipino sa pamamagitan ni Juan de la Cruz. Okay, kaya yan. No? So, ano ba yung mga nakapaloob doon sa Polaris Revolt? Buwagin ang compulsory war. Yan. So, yung sapin nitong paggawa, no? Ibalik ang nakolektang tribute dahil hindi nasakop ng Espanya ang Pangasinan. Yung number 3 na nakapaloob doon sa Polaris Revolt, tanggalin ang ilang mga opisyal, yan, ng kapulisan at lokal na pamahalang Kastila, lalo na ang gobernador. So, tatanggalin sila. So, yun yung kanilang dahilan, no, kaya nagkaroon tayo ng pas-revolt. Yan. So sa kumbaga kinakalaban natin yung mga Kastila, kasi yung mga Kastila talagang lahat tayo ang turing nila alipin. So ikaw kailangan mo magtrabaho sa pilitan. So yun yung naisip nilang solusyon. Nan, naganap ang pag-aalsa sa ni Polaris mula noong 1762, sabi ni Christianine, hanggang 1765 sa Pangasinan. Ito ay pinangunahan ni Juan de la Cruz mula sa Binalatongan. Okay, so tama ka, Christian, na mo talaga ang bilis mag-research. Okay, at saka siguro ito ay nakasulat sa ating module, ano, na inyong hawak. Kaya talagang ang bilis. At napag-aralan na rin. And then, si Diego at Gabriela pa rin sa Luzon, yan, tsaka sa pilitang paggawa ng tributo at monopolyo ng tabako. Okay. So ang dami-daming mga ang dami-daming mga sektor, ang dami-daming mga rehiyon ang talagang nag-aklas, no? Para tayo ay maging isang malaya sa Luzon pa lang ito. Yan. What more kung tayo pupunta pa sa iba pang mga rehiyon. So ito ay ilan lang, no? So yung mga binabanggit na ni Tutor MC ngayon ay ilan lang, no? Mga rehiyon na nagkaroon ng partisipasyon. Okay? Tingnan natin ang susunod. Ano ba yung rebelyong base? Tingnan nga natin kung ang sagot ni Christian ay yan, ayon sa kanya ay ang rebelyong base ay isang, sabi dito, ang kasaysayan ng rebelyong base ay, tingnan nga natin, sabi niya, yung binatong po ay, ngayon po ay San Carlos. Talaga naman may trivia si Christian, tama ka dyan, Christian. Yan, tingnan pa natin, ano pa ba ang rebelyong base?
ano ang tungkol doon. Kasi tinatawag din itong Basi Revolt. To. So, tingnan nga natin. So, ano ba ang rebelyong Basi? So, again, ito ay panahon pa rin ng mga Kastila, no? Tingnan natin. Ang rebelyong Basi ay naganap sa, sabi, naganap sa, sabi dito ay, pinamumunuan po ito ni Pedro Ambariso, sabi ni Erica. Okay, talaga nag-research. Sino, ano ba ang rebelyong Basi? Sabi ay, tingnan nga natin kung ano ang sagot ni Chrisley tungkol kay tungkol dito sa rebelyong Basi na ito. Tingnan natin. So ito lang ay mga ano ha, mga ilan lang sa mga sektor, no? Okay. Yan, sabi niya yeah, si Renz watching from SJNES Malilig District. Magandang hapon. So, sana nagpa-participate din yung iba para tawag pa tayo ng mga kaklase natin para mag-participate. Yan, nagkaroon ng revolt dahil sa paghihigpit ng Espanyol sa produksyon ng pagbebenta ng Basi. Okay, tama kayo dyan. Tama ka, Erica Galang. Okay, next. Yan, tingnan din natin sa Cagayan, meron tayong Dab at Maraya, 1763. Kalinga, 1763. Monopolyo naman ang kanilang ano, kanilang pinaglalaban. Maynila, sa Maynila, sa Tondo, no? Usually din nangyayari ang ano talaga. 1762 to 64 and sa Maniego, 1843. So napakadami talaga no, na nagkaroon ng participasyon sa atin. No? Sa Luzon pa lang yan. So ilan lang yan sa mga talaga namang masasabi natin na remarkable o yung tumatak talaga sa ating history, no? Sila talaga yung ano natin na talagang nagkaroon ng malaking impact yung kanilang ginawa, no? Okay? Next. Sa Morong. Morong 1745, sa part pa rin ng Luzon, laban sa pagkamkam ng mga lupaing pang-agraryo. Yan. And sa Cavite at Laguna, no, 1745 to 46 are agraryo. 1762 to 64, pag-aalsang inspira, okay, or na-inspira ng matagumpay na pananakop ng Ingles sa Maynila. Okay? So ito naman yung panahon daw ng ano. So ang dami, no? Simula sa panahon ng mga, ano, ng mga Kastila, kung yan ba ay panahon ng Amerikano, panahon ng Hapon. Sa bawat rehiyon, meron talaga tayong na pag-aaklas na nangyayari. Hindi talaga tayo pumapayag na tayo ay isang or manatili na isang alipin ng ibang mga tao, no? No, mga taga-ibang bansa na yan. So hindi talaga tayo papayag. Kaya nagkaroon ng mga pag-aaklas. No? Okay? Next. Tagalog, okay, 1896, meron tayong himagsikan ng Pilipino. Pagsalakay ng mga Muslim sa Cebu naman to, no? Sa Bohol, 1621 to 22 Tablo, 1744-1829 Dagohoy. So napakadami, no? So kung iisa-isay natin to, kukulangin yung ating oras, no? So noong sa Batangas naman, no, may mga ano din, mga nagkaroon din tayo ng ano doon. Sabi diyan pag-alsang or pag-aalsang inspira, na inspira ng matagumpay na pananakop ng Ingles sa Maynila. At sa Cotabato, 1861, si Dato Ameriel. Yan. And 1728, Muslim sa Baler. 1840, Hermano Pule, Revolt. So, yung mga napag-aralan. Ito lang naman. Ito yung mga napag-aralan na rin naman ninyo. O, doon sa previous ninyo mga online tutorial. Itong mga ito. So, kung ito ay isa-isayin kasi natin, masyado tayong, baka tayo ay magkaroon pa ng overtime, no? So, ang dami kasi
No? So, sabi dito, 1649, meron pa tayong sumuroy. Okay. Tingnan natin ang susunod na slide. Okay po. Medyo nag-ano na yung ano ni Tutor MC eh. Yung laptop, medyo luma na kasi. Yan, kailangan na nitong mag-retire. Okay, tingnan nga natin. Okay, tandaan. Ang pagtutulungan at pakikilahok ng iba't ibang gawa sa ng iba't ibang gawain ay nasa dugo at kultura na nating mga Pilipino. Sa sinaunang panahon, ang ating mga ninuno ay nagtutulungan sa pamamagitan ng bayanihan. So, yan katulad din ngayon, ano, nagkaroon tayo ng pandemya. So, natural na talaga sa ating Pilipino na tayo ay nagkakaisa. Katulad din noon, no, para tayo magkaroon ng kalayaan ng malayong bansa, nagtulungan ang mga iba't ibang sektor, iba't ibang rehiyon para tayo ay maging isang malayong bansa. Yan. So, sa nagkakaroon tayo ng tinatawag na bayanihan. So, nagtutulong-tulong ang mga tao. Ang pagtutulungan ay tumutukoy sa pagkakaisa ng mga mamamayan upang makamit ang isang mithiin. Kapag lahat tayo ay magtutulungan, walang imposibleng hindi natin kayang gawin. No? So, kaya kinakailangan makipagtulungan tayo, no? Sa panahon ngayon, so ano ba ang maitutulong ng bawat isang mamamayang Pilipino, no? Sa isang Pilipino sa panahon natin ngayon. So unang-una, tayo ay nakikibaka doon sa tinatawag nating COVID-19. So ano ba tayo, paano ba tayo makakatulong? So unang-una, syempre ito ha, ito ay i-relate natin sa makabagong panahon. So ayan, kinakailangan daw tayo ay maging responsable. Paano ka magiging responsable? Huwag kang lalabas, wala kang face mask, wala kang face shield, no? And of course, kailangan may social distancing kahit saan tayo pumunta sa sulok, saan mga sulok ng ating bansa, no? At kahit din naman sa ibang bansa, ay naipapractice na rin ito. At isa pa ay yung ating pagpapabakuna. So, isa natin yung responsibilidad ngayon. So, katulad, iisipin natin, no? So, yun lang yung gagawin natin. Papabakuna tayo, di tayo lalabas. Tayo ay nagpa-participate na sa tinatawag na bayanihan. No? Kung wala kang ibibigay na tulong, financial, sa ibang tao, yun man lang ay magawa mo. No? Ay, isipin natin yung dati, no? Kailangan pa nilang mamatay para maipakita na sila ay nakikipagtulungan. So ngayon, simpleng bagay lang ang hinihiling sa atin. So ulitin natin, kailangan natin ang pagtulungan at pakikilahok sa iba't ibang gawain para ma-achieve natin ang ating layunin, no? Okay, next. Tingnan nga natin. Okay, medyo nag-hang ang aking laptop. Next. Okay, may tatlong dahilan ng pag-aalsa. Una, pag-aalsang pang-politikal. Pangalawa, pag-aalsang pang-relihiyon. Pag-aalsang pang-ekonomiya. Kasi sa napansin natin doon sa mga nabanggit natin kanina, iba't iba ang dahilan ng pag-aalsa nila. No? Sa iba't ibang rehiyon, iba-ibang sektor, may iba-iba silang dahilan kung bakit sila nag-aalsa. So meron tayong tinatawag na pag-aalsang pang-politikal, pag-aalsang pang-relihiyon, no? So ito yung may kinalaman sa kanilang mga religion, yun yung kanilang pinaglalaban. So yun. Number three, pag-aalsang pang-ekonomiya, kung ito ay sumasalamin doon sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Yan. So katulad na lang ng agrikultura, no? So yan, isa yan sa usapin na pang-ekonomiya. Okay? Next. Okay, magsanay na tayo. No? Number one, pag-aalsang base, saan kaya ito? Okay, tingnan natin. Si Christianist sabi po Tutor Mark, kung pagtutulungan tiyak po tayo, magtatagpay. Tamang-tama ka, Christianine. Talagang natuto ka kay Tutor Mark. Talaga naman, tamang-tama ang sinabi mo at natutunan mo. So, kung tayo ay magtutulungan, tiyak na tayo ay magtatagumpay. Yan, tama ka, Christianine. So, anong sagot sa number one? Ito ay usapin
pang-ekonomiko. So, natin, no? I-identify natin, pang-ekonomiko ba ito, pang-relihiyon, ayan. So, yung kanina binanggit natin, i-flash ko ulit para hindi nyo makalimutan, pang-politikal, pang-relihiyon, pang-ekonomiya. So, siguro, mas maganda para hindi kayo mahirapan, number one na lang ang sasagot ninyo kung ang tinutukoy ay pag-alsang pang-politikal, number one. Number two, rehiyon. Pan-rehiyon. Relihiyon. Number three ay pang-ekonomika or pang-ekonomiya rather. So number three. So number na lang para tayo hindi magtagal sa pagtatayik. Okay, yan. Aubusan na tayo ng data. Okay? So number one ay ekonomiko. Pag-aalsa ng datu ng tondo ay political. Number three, pag-aalsa ni Diego Silang. Number three, so number na lang ang sagot. Okay, number, yan. Nasipag pa rin talaga nila. Number two, pampolitikal. Tama ka, Kevin. Okay, number one, tama si Kershaline. Ang sagot niya ay pang-ekonomiko. Number two, political. Okay, tama po. Yung number three, ano pa ang sagot? Pag-alisa ni Diego si Rachel. Ah, okay. Ito po ay from Mark C. Okay. Okay, ekonomiko ay number three. Okay, number three, pang-ekonomiko, pang-rehiyon po. Ayan, may sagot na siya sa number four. Talagang si Crucial and very active. Number three, pang-ekonomiko, pag-aalsa ni Diego Silang. Okay, number four, pag-aalsa ng mga ethnic. Ano ba ito? Nabanggit ko kanina doon sa ating mapa. Oh, nagmapping tayo. So, ayan. Tingnan natin. Ano ba ang sagot sa number four? Pang-relihiyon. Okay. Number four, pang-relihiyon. Yeah, may sagot na si Erica sa number five. Natin. Relihiyon. Number four. Number five. Okay, pag-aalsa ni Bangkaw, okay? Relihiyon. Okay, okay. Number five, sabi ni Trisha. Wow, si Trisha, dumating. Yan, Trisha Denise, Estanislao. Number three, oh, may sagot pa si Alepsha sa number three. Tama yung ekonomiko ang sagot mo. Okay, number five. Rehiyon. Sige, tingnan natin. Okay, tama ang sagot ni ayan, ni Trisha and the rest of you. So, tama yung mga sagot. Very good talaga. Ang dami talagang alam na ating mga estudyante ngayon. Okay. So, pagsasanay, dalawa naman tayo. Number two. No? So, ito yung number one. Sino ang pipili kayo? No? So, i-type na lang yung letter sa ating comment box. Piliin ang tamang sagot. Sino ang pinuno ng kauna-unahang naitalang Pilipino na nagpakita ng pagtutol sa pananakop ng mga Espanyol? A. Diego Silang. B. Lapu-Lapu. C. Tablot. And D. Francisco Dagohoy. So, sino ba itong sa number one? Sino ang tinutukoy? Okay. Number one po ay Gracialine, Trisha, Erica. Okay, Graciel, Trisha. Sige, number one, ang sagot ay letter B. Tingnan natin ang sagot. Tama, ang sagot ay Lapu-Lapu. Okay, pinamunuan niya ang Basi Revolt. Ito ay base doon sa mga previous pa rin ninyong mga tutorial, no? Okay, number two, pinamumunuan niya ang Basi Revolt sa Ilocos dahil sa paghihigpit ng mga Espanyol sa produksyon at pagbenta ng pribadong sektor ng alak. Yan. Ano ba ito? Sino ba itong tinutukoy na pinuno? Pedro Alamzo sa letter A. Letter B, Pedro Ambaristo. Letter C, Gabriel Silang o Gabriela Silang. D, Hermano Pule. Tingnan natin ang sagot. Kershaline, number two. Number two,
Shaleen B. B. Erica. Okay. Sabi din ni Trisha, number 2, IB. Sagot ay si Pedro Ambaristo. Correct. Galing talaga. Oh. Number 3. Ano ang kapalusan sa mga pinuno na hindi nagtagumpay sa pag-aalsa? A. Binitay. B. Pinagsabihan. C. Inalipin. D. Pinalay. Pinalayas. Ano ba ang sagot? No? Binitay ba sila? Ano ba ang kaparusahan ng mga pinuno na hindi nagtugumpay sa pag-aalsa? Binibitay ba? Pinagsasabihan, inaalipin, o pinalalayas? Or pinalayas? Number 3 ay A. Sabi ni Erica, Christianin, Trisha, A. Okay. Ang sagot ay A. 4. Paano sinagawa ang itneg ng mga itneg ang kanilang pag-aalsa? A. Malinis na paraan sa malinis na paraan. B. Hindi pagbayad ng buwis. C. Pagpugot sa ulo ng mga pari. D. Pinatay ang general. Number 4. Paano isinagawa ng mga itneg ang kanilang pag-aalsa? Number 4. Okay, lahat sila ang sagot. Rachel, sagot ay C. Okay. C, pagpugot sa ulo ng mga pari. Ayan. So, ganyang, sa ganyang paraan nila, no, sinasagawa ang kanilang pag-aalsa, pagpupugot ng ulo ng mga pari. No, napakaano talaga. Number 5, pagkamatay ni Diego Silang ay hindi naging sagabal upang matigil ang layunin na masugpo ang pagmamalabis ng mga Espanyol. Ito ay pinagpatuloy ng kanyang asawa ni Diego Silang. A. Gregoria Silang. B. Teresa Magbanwa. C. Marcela Agoncillo. Or D. Gabriela Silang. Number 5. Sagot. Number 5, sabi ni Christian, 5ID. Kaling? Talagang si Christian, ang bilis sumagot. Okay? Number 5, ang sagot ay letter B, si Gabriela Silang. Number 5, pag-aalsa ni Dagohoy ay tinaguri ang pinakamahabang pag-aalsa. Bakit kaya nagtagal ito? A. Marami siyang pauhan. B. Marami siyang armas. C. Nahirapan ang mga Espanyol na tugisin. D. Hindi siya nawala ng loob at pag-asa sa pakikipaglaban. Ano ang tamang sagot? Sabi, number 6 ay letter D po. Sabi ni Erica, Christian, Trisha, galing talaga. May sagot talaga sila, letter D. Okay, hindi siya nawala ng loob na may pag-asa pa, no, sa pakikipaglaban. Okay. So, ayan. Dahil kayo ay very good ngayon, maraming salamat sa inyong participation sa ating online tutorial. Sana ay kahit paano ay medyo nakatulong ang ating discussion ngayon at sana ay kayo ay nag-enjoy sa pagsasagot. So, huwag kalimutan na ito ay screenshot at ipasa sa inyong mga teachers, para naman meron kayong dagdag na puntos. Okay? So, magandang hapon at maraming salamat. Bye-bye! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Eat2Light tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Eat2Live free online tutorial session sa Mathematics. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Eat2Live tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page
at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!